Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang BF Homes Paranaque ay isang tahimik na lugar. Ito ay itinuturing na tahanan ng mahigit kumulang na 12,000 tao na pinaghalong middle at upper class. Ang seguridad ng mga mamamayan ay binabantayan ng mga security guards, pero noong umaga ng June 30, 1991, ang mga residente ng exclusive na subdivision na ito ay nagising sa isang nakakagulat na balita. Ang isang ina at dalawa nitong anak ay natagpo ang patay at ang mga ito ay tadtad ng saksak. Sila ay kinilalang sina Estrelita, Carmela at Anne-Marie Jennifer Visconde. Ang may bahay na si Estrelita at si Jennifer ay magkatabi sa kama at ang kanilang mga kamay ay nakatali. Si Estrelita ay nakatanggap ng 13 saksak, si Carmela ay nasa sahig at sinaksak din ito ng 9 at ginahasa. Pero ang nakakapanlumo ay ang 7 gulang na si Jennifer ay sinaksak ng 19. Ang lead investigator na si Gerardo Biong ay inilarawan kung gaano kabrutal ang nangyari sa loob ng tahanan ng mga Visconde. Ang mga pulis ay agad nag-imbestiga at kumalap ng mga ebidensya. Ang padre de pamilya na si Lauro ay nasa Estados Unidos at nagtatrabaho ito bilang isang chef nang nangyari ang krimen, kaya walang nakawitness sa nangyari. Sa kanilang inisyal na investigasyon, pinroseso nila ang crime scene at kinuha nila ang mga fingerprints ng mga biktima, pati litrato ng bawat sulok ng bahay. Nang matapos ang mga ito, ay tinanong ng kamag-anak at mga kapamilya ng mga Visconde kung pwede na nilang linisin ang buong bahay dahil sa nangangamoy na ang lugar. Ang isang kamag-anak ng mga Visconde na alias Tito Mar, kasama ang pulis na si Gerardo Biong, ay sinamahan ito sa loob ng bahay at di umano'y ito ang nagturo ng mga bagay na pwede nilang sunugin at linisin sa lugar. Ang pangyayaring ito ay ang magiging malaking balakid para malutas ang kaso, dahil ang mga vital o mga pinaka-importanteng mga ebidensya ay kasama sa mga nasira at nasunog tulad ng mga DNA. Noon that day, Sunday, pagkatapos namin nagkuha ng fingerprint, doon na nagsabi na, pwede na kami maglinis. Kako, pwede na, tapos na kami. Kamuhin na kami. Ang NBI ay agad sumali sa investigasyon para sa agarang ikalulutas ng karumal-dumal na krimen. Itinalaga si Epimaco Velasco para pangunahan ng pag-iimbestiga sa nangyari. At dahil sa karamihan ng mga ebidensya ay nasira at nasunog na, nag-focus sila sa mga taong nakapaligid sa mga Visconde at background ng mga ito. Base sa kanilang inisyal na investigasyon, ang pamilyang Visconde ay hindi ganun kayaman at walang kaaway ang mga ito, kaya wala silang maisip na maaaring motibo para patayin ang mga ito sa brutal na paraan. Ang magkapatid na sina Carmela at Jennifer ay sobrang malapit sa isa't isa. Ayon sa pahayag ng kamag-anak ng mga ito, ang 7 gulang ni si Anne-Marie Jennifer ay very protective sa kanyang ate. At kapag may mga taong nagsasabi na pangit o kaya masungit ito, ay agad niya itong ipinagtatanggol. 2 pagkatapos ng malagim na sinapit ng kanyang mag-iina, si Lauro Visconde ay umuwi mula sa Estados Unidos. Ang kanilang mga kamag-anak ay hindi agad ipinaalam ang nangyari sa kanya. Ang kanilang pamilya ay nakiusap din sa mga media at mga reporters na huwag sabihin kay Lauro ang detalye ng sinapit ng kanyang mag-iina dahil gusto nila na sila ang magsasabi ng mga detalye dito pagkatapos ng libing. Nang mailibing ang kanyang pamilya ay agad sinabi ng mga ito ang mga detalye at nalaman ni Lauro ang sinapit na kanyang buong pamilya. Ang publiko ay nalaman din ang buong detalye ng sinapit ng pamilya ni Lauro, kaya ang mga ito ay agad nanawagan ng hustisya at ang mga pulis at mga investigador ay nakaramdam ng pressure para maisara agad ang kaso.
Pagkatapos na mahigit kumulang na 3 buwan, ang mga pulis ay humarap sa publiko at inanunsyo ng mga ito na meron na silang breakthrough sa kaso. Ayon sa mga otoridad, isang grupo na kilala sa tawag na Akyat Bahay Gang ang di umanong pasimuno sa nangyari. Nang matunto nila ang kinaroroonan ng bawat miyembro ng gang, inaresto nila ang 6 na kalalakihan. Umami ng mga ito na sila ang pumatay kina Jennifer at Estrelita at nanggahasa kay Carmela. Nang mapatay na nila ang mga ito ay di umano ay ninakaw nila ang mga pera at alahas na nagkakahalaga ng mahigit kumulang na 140,000 pesos. At para tuluyan ang maisara ang kaso, ang mga pulis ay nagsabi na totoo ang mga sinasabi ng mga sospek dahil nakuha nila ang mga pera pati ang ninakaw ng mga alahas sa isang sanglaan. Pero ang mga kamag-anak at kapamilya ng mga Visconde ay may duda sa sinasabi ng mga pulis dahil ayon sa kanila, mali-mali ang mga detalye sa salaysay ng mga pinagbibintangan ng mga tao. Para sa kanila, ang mga ito ay mga fall guys o scapegoat para lamang maisara ng mga kapulisan ang kaso. Nagsalita sa amin, sabi gano'n, pinatay mo talaga namin yung mag-iina ninyo Saan nyo dinala? Doon po sa second floor ninyo. Sabi namin, second floor, bungalow lang yung bahay, walang second floor. Yung isa naman, sinabi namin, paano nangyari? Ang sagot sa amin, palabas na ho kami, hinabol ho kami ng aso. Dali, wala naman kami aso So, yun yung sabi namin talagang fall guy to. Katulad ng inaasahan ng mga kapamilya ng Visconde, kahit umamin na sa publiko ang mga miyembro ng Akyat Bahay Gang, binawi nila lahat ng kanilang mga sinabi. Inakusahan din ng mga ito ang mga otoridad na sila ay pinilit at tinorture para akuin ang pagpatay. Dahil dito ay lahat ng kasong isinampa sa kanila ay ibinasura. Sa loob ng 2 taon, ayon sa NBI ay chinek nila lahat ng mga leads at tips na natatanggap nila para malutas ang kaso. Pero ang mga ito ay hindi nakatulong sa kanila hanggang isang tip ang natanggap ng mga ito. Ayon dito, ang krimen ay hindi ginawa ng mga ordinaryong magnanakaw bagkus ang mga sospek ay maaaring lulong sa droga. Ayon sa mga umuugong na balita ay ang isa sa mga ito ay ang anak ng isang kilalang politiko. Ayon sa chismis, ang anak ng politiko ay lulong sa droga na maaaring naging malaking impluensya para magawa nito ang brutal na pagpatay sa mag-iinang Visconde. Hindi nagdagal, ang chismis ay naging isang malaking issue dahil nakuha ng 27 taong gulang na si Hubert Webb ang atensyon ng NBI. Si Hubert Jeffrey Pagaspas Webb ay ipinanganak noong 1968. Siya ay anak ni Freddie Webb na nooy isang congressman sa Parañaque. Agad naglabasan ang mga balita at iba't ibang articles tungkol kay Hubert at inilarawan siya ng mga reporters na isang spoiled brat at kilala sa kanilang village dahil ito ay di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero ang pamilya ni Hubert, lalo na ang kanyang ama, ay nanindigan na ang kanilang buong pamilya ay kakauwi lamang mula sa Estados Unidos at wala sila sa Pilipinas nang nangyari ang krimen. Kung sa kanilang pamilya ang chismis ay tinatawanan lamang nila, ang NBI naman ay sineryoso ang tip at agad nilang inimbita ang 2 kasambahay ng mga Visconde para sa isang interview. Idinaan ang mga ito sa isang lie detector test at pagkatapos ay dinala ng NBI ang 2 kasambahay sa bahay ng mga Webb para ituro at kilalanin si Hubert. Nang dumating ang mga ito sa gate ng bahay ni na Freddie, hinarap niya ang mga ito at pinahintulutan niya ang mga ito na makita ang mga litrato ng kanyang mga anak na si Michael at Hubert dahil malakas ang kanyang paniniwala na ito ay isang mistaken identity lamang. Ayon kay Freddie Webb, ang mga kasambahay ay pilit ang pag-iling na indikasyon na hindi niya kilala o hindi pa nila nakikita ang kanyang mga anak. Dahil sa nangyari, naalarma at nag-alala si Freddie Webb sa mga susunod na maaaring mangyari. Kaya hayagang siyang nanawagan sa nooy NBI director na si Alfredo Lim. Hiniling niya na makialam na ito sa nangyayari dahil naniniwala siya na idinidiin ng mga taga-NBI ang kanyang anak
kahit kaya nilang mapatunayan na wala ito sa Pilipinas nang nangyari ang krimen. Hiniling niya kay Lim na kaya niyang pauwiin ang kanyang anak mula Estados Unidos upang makapagbigay ito ng salaysay at makuhanan ng mga fingerprints. Ayon kay Freddy, ang tugon sa kanya ni NBI Director Lim ay chismis lamang ang mga ito at huwag niyang masyadong isipin. Pero hindi dito natapos ang lahat. Natuklas na ng mga opisyal sa NBI ang eksaktong lokasyon ni Hubert sa Estados Unidos at hiniling ng mga ito sa FBI na manmanan ang mga ginagawa nito doon. Si Robert Hefner na isang FBI attaché na nakabase sa Maynila ay tiningnan ang kaso at alibi ni Hubert. Ayon sa investigasyon ng FBI, base sa immigration records tulad ng passport ni Hubert, ticket nito sa flight, maging ang passenger manifest sa eroplano, at visa nito na may stamp ay nagpapatunay na ito ay nasa Estados Unidos nga nang mangyari ang krimen. Maging ang record ng US Customs ay nakatala na ito ay hindi lumabas ng Amerika. Bukod sa immigration records, ay noong araw din na nangyari ang krimen, ay ang mismong araw na kumuha ng California driver's license si Hubert. Pati ang mga kasama nito sa kanyang tinirhan sa California ay in-interview ng FBI at nagpatunay sila na wala ito sa Pilipinas nang nangyari ang krimen. Dahil sa resulta ng pagsisiyasat ng FBI, sumang-ayon ng NBI na imposible na may kinalaman nga si Hubert sa nangyari. Kaya ang mga investigador ay back to zero ulit sa kanilang investigasyon. Sinimulan nila ulit ang pagtatanong sa mga taong nagtrabaho sa bahay ng mga Visconde. Ayon sa dating NBI director na si Epimaco Velasco, ang mga taong nai-interview nila ay nag-undergo ng polygraph test at matinding pagtatanong pero wala silang nakukuhang bagong leads mula sa mga ito. At dahil sa walang nangyayari sa kaso at sa takot ng mga tao na ang brutal na krimen ay magiging isang cold case, ang media at mga reporters ay nanawagan ng hustisya sa gobyerno. Noong June 1995, apat na taon pagkatapos ng pagpatay, ang NBI ay inharap ang kanilang di umanong bagong witness. Ayon sa witness, ay ang mga tao sa likod ng pagpatay ay nagtulong-tulong upang gasain si Carmela at pagkatapos ay pinatay si Jennifer at Estrelita upang pagtakpan ang kanilang ginawa. Ang witness ay pinangalanan na si Jessica Alfaro. Sa kanyang mga interview ay hayagan niyang sinabi na si Hubert Webb ang pasimuno at mastermind ng pito pang kalalakihan na lahat ay nanggaling sa kilala at mayayamang pamilya. Ang mga lalaki na di umanong sospek ay sina Antonio Tony Boy Lijano na anak ng artistang si Pinky De Leon, Michael Gatchalian at Miguel Rodriguez na anak ng mga sikat na abogado, Peter Estrada na anak ng isang mayamang negosyante, Pike Fernandez, anak ng isang retradong admiral, Joey Filart, di umanong anak ng isang retradong police general, at Dong Ventura, na anak ng isang negosyante. Ang mga reporters, maging ang normal na mga tao, ay hindi mapigilan na questionin si Alfaro kung bakit hindi ito agad lumutang. Bakit inabot pa siya ng apat na taon? First, kasi I was scared. Siyempre, I was scared. At the same time, nakakita ko ng outlet to cover up yung trauma niya, which is drugs. And then, thirdly, I forgot about the fast. You forgot? Yeah, because of the outlet I found. Base sa kanyang salaysay, si Hubert at ang mga kasama nito ay high na high sa droga nang pinatay ng mga ito ang mga Visconde. Hindi lamang ang paglutang ni Alfaro ang gumulat sa publiko, pero pati na rin ang kanyang mga sumunod na sinabi. Ayon sa kanya, ang Paranaque Police na si Gerardo Biong na nag-utos na linisin ang crime scene ay di umanong sangkot din sa nangyari. Dahil sa kanyang mga alegasyon, kinuhanan siya ng official sworn statement ng NBI at dito niya idinetalye ang di umanong nangyari noong gabi ng June 30, 1991. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa isang parking lot. Siya kasama si Hubert Webb at ang pito pang lalaki ay gumamit ng crystal meth.
Sinabi niya na inutusan siya ni Hubert na puntahan ang bahay ng mga Visconde dahil gusto nitong makausap si Carmela. Kaya isinama niya ang kanya nooy nobyo na si Estrada. Sa kanyang salaysay ay di umano'y pumunta siya ng 3 beses sa bahay ng mga Visconde. Sinabi niya na sa 2 beses niyang pagpunta sa bahay ay nakita niya di umano si Carmela na inihatid ang isang lalaki sa kalsada. Sinabi niya ang kanya nakita kay Hubert at maging ang di umanong pinapasabi ng dalaga para kay Hubert. Ayon sa kanya ay gusto ni Carmela na pumunta ang mga ito sa kanilang bahay ng hating gabi at para makapasok ang mga ito ay iiwanan niya ang pintuan ng nakabukas. Ayon kay Alfaro, sinabi sa kanya ni Carmela na para malaman niya na ang mga ito ay darating na, ay dapat nilang ipatay sindi ang headlights na kanilang sasakyan. Di umano ay narinig ni Alfaro na sinabi ni Webb sa iba nitong kasama sa loob ng sasakyan na sila ay maghahalin-hinan sa panggagahasa, pero ito muna ang unang magagahasa. Nang dumating sila sa bahay ng mga Visconde, katulad ng ipinangako ni Carmela ay nakabukas ang pintuan. Pumasok siya sa loob pagkatapos ay sinundan siya ni Webb, Lejano at Ventura. Ang iba di umano ay naiwan sa sasakyan bilang mga lookout. Sa loob ng bahay ay di umano'y naghihintay na si Carmela sa kusina at nang makita nito si Webb ay pumunta kaagad ang dalawa sa kwarto. Habang ang dalawa di umano ay nasa kwarto, siya ay lumabas at ninegrilyo. Mula sa labas ay di umano'y nasulyapan niya si Ventura na kumuha ng kutsilyo sa kusina. Nang siya ay pumasok sa bahay, napansin niya di umano na ang telebisyon ay buhay at ang tunog nito ay napakalakas. Nang sumilip siya sa kwarto ay nakita niya ang mga dugo ang katawan ng mag-inang si Estrelita at Jennifer. Ilang segundo pa ang lumipas ay nakita naman niya di umano si Webb na nakapatong kay Carmela sa sahig at ang dalaga ay di umano'y binusalan at naiyak. Nang marinig ito ng pinsan ni Carmela na si Rodel Visconde, kumbinsido siya na totoo ang sinasabi ni Alfaro. Ang mga salaysay ni Alfaro ay ang matagal ng break na hinihintay ng NBI. Agad nilang sinampahan ang kasong rape with homicide si Webb at ang 7 di umanong mga kaibigan nito. Ang korte ay agad nag-issue ng warrant of arrest sa 8. Ang 6 sa kanila na sina Webb, Lejano, Gatchalian, Fernandez, Estrada at Rodriguez ay kusang sumuko sa mga otoridad. 2 sa kanila ay hindi naman nakita. Ang media at mga reporters ay nagkagulo at pinagpiyastahan ang kanilang pagsuko dahil halos lahat sa kanila ay miyembro at mula sa mga maimpluwensyang pamilya. Nang sila ay ma-interview, itinanggi nila na may kinalaman sila sa nangyari at ayon sa mga ito ay hindi nila kilala ang isa't isa. Ang ama ni Hubert na si Freddie Webb na noong panahon na yon ay senador na, ay tahasang sinabi na inosente ang kanyang anak dahil napaka-imposible nitong ma-involve sa kaso dahil wala ito sa Pilipinas. Maging si Hubert ay sinabi na siya ay nasa Estados Unidos. Ayon sa kanya ay noong panahon na nangyari ang krimen, ay nakakuha siya ng magandang trabaho sa California. I was in the States at that time. I arrived on June 28, 1991, precisely to visit Hubert, which I have not seen for more than 3 months because he arrived there on March 10, 1991. And the reason why we went there was to finally see him and see how he's doing. Because at that time, he already was able to get a job. And he was happy, you know, being independent. I was in the States. I left March 9. And the reason I remember these things is because of the case. Since something this terrible happened, it sort of left a mark. Sumumpa din siya at sinabi nito na hindi niya kilala o nakilala si Carmela Visconde. O maging ang eyewitness na si Jessica Alfaro. Sa 8 tao na pinagbibintangan, tila si Estrada lamang ang nakakakilala kay Alfaro dahil ito ay dati niyang nobya. Ang natitirang mga akusado ay itinanggi na kilala nila ito. Ang bagong NBI director na si Mariano Mison ay inutusan ng nooy presidente na si Ramos na gawin ang lahat para maisara ang kaso. At ang tadhana ay mukhang nasa panig niya
Dahil di umano isang araw ay nakatanggap siya ng isang tawag. Sa kabilang linya ay isang tao na nagsabi na ang dalawang katulong na nagtrabaho sa mag-amang Freddie at Hubert Webb ay handang di umanong tumestigo at kayang magpatunay na ang mga ito ay nasa Pilipinas nang nangyari ang krimen. Ang tagalaban ng pamilyang Webb na nagngangalang Mila Gaviola ang nagsabi na di umano'y siya ang naglaban ng dugo ang damit ni Hubert. Pero dahil sa hindi sapat ang mga salaysay mula sa mga witnesses, ay tinangka ng NBI na kumbinsihin na tumestigo ang mga kasama ni Webb na sina Estrada at Fernandez laban dito. Pero tumanggi ang mga ito. Ang NBI ay nilipitan din ang Paranaque Police na si Gerardo Biong, pero tumanggi din ito. Ang gusto nila mangyari, kung ano yung salita ng Jessica, ayun ang ko, magkaroon ng corroboration. Para maging matibay ang kanilang kalukuhan na mapostro kagad ang kaso, may hindi ko magagawin, wala namang katotohan. Ang pamilya ni Webb ay kumuha ng mga magagaling at mga dekalidad na abogado para masigurado na ang pangalan nito ay malilinis. Para sa kanyang legal team at maging ang kanyang pamilya, ang napakaraming mga ebidensya na kanilang nakalap ay sapat na para mapawalang sala ito. Noong October 1995, nagsimula ang tinaguriang Trial of the Century. Ang loob at labas ng korte ay puno ng mga taong gustong makakita ng pangyayari sa loob ng korte. Tumaas ang tensyon nang ang star witness ng prosekusyon na si Alfaro ay nakaharap ang mga di umano mga salarin sa pagpatay sa tatlong miyembro ng Visconde. Nang tumayo sa witness stand si Alfaro ay hayagan itong sinabi na ang pasimuno at mastermind ng krimen ay si Hubert Webb. Tinawag din ng prosekusyon ang dating mga kasambahay nina Webb na sina Mila Gaviola at Narisa Rosales. Kinumpirma ng mga ito na ang mag-amang sina Freddie at Hubert ay nasa kanilang bahay sa Maynila noong panahon na nangyari ang krimen. Ayon sa salaysay ni Rosales, tandang-tanda niya di umano na pinagtimpla niya ng Jews si Hubert at pati ang pito nitong mga kaibigan ng Jews noong gabi na nangyari ang krimen. Si Gaviola naman ay isinalaysay sa harap ng judge na nalabhan niya ang dugoang damit ni Hubert noong June 30, 1991. Sinabi din ito na di umano'y nakita niya rin si Freddie Webb noong umaga ng June 30, 1991 na nagbabasa ng dyaryo. Nang pagkakataon na ng defense team, tinawag ng abogado si Hubert sa witness stand. Isinalaysay niya ang kanyang nauna ng mga sinabi na siya ay nasa Amerika ng panahon na nangyari ang krimen. Ipinakita ng kanyang mga abogado sa judge ang napakaraming mga ebidensya tulad ng kanyang ticket at flight details na siya ay lumipad patungong Amerika noong March 9, 1991 at bumalik lamang ito sa Pilipinas noong October 26, 1992. Maging ang passport ng kanyang ama na si Freddie Webb ay ipinakita din sa judge. Ito ay may stamp mula sa US Customs na magpapakita na ito ay dumating sa Amerika noong June 30, 1991. Bukod sa mga dokumento, inatake ng kampo ni Webb ang kredibilidad ng star witness na si Alfaro. Ipinagdiinan nila na ang mga sinasabi nito sa korte ay hindi nanggagaling mismo sa kanya, pero ito ay inuutusan lamang ng NBI dahil hindi naman talaga nito nakita ang krimen. Idinagdag ng defense team ni Webb na ito ay itinetrain ng NBI kung paano sumagot. Ang teoryang ito ay sinuportahan naman ng unang security escort na si John Hera na itinalaga na magbantay kay Alfaro. Ayon sa kanya ay sa pagbabantay niya dito ay minsan napapansin niya na nagre-rehearse ito bago magsimula ang mga hearing. Naniniwala siya na ito ay binibigyan ng mga instructions kung paano at ano ang dapat nitong isagot. At para mapatunayan na nagsisinungaling si Jessica, ay iniharap ng mga abogado ni Webb ang unang sworn statement ito na ibang-iba sa ginagamit ng prosekusyon sa paglilitis. Ayon sa una niyang salaysay noong April 1995, sinabi niya na hindi siya pumasok sa bahay ng mga Visconde. Hindi rin niya nakita ang pagpatay sa mga ito at narinig niya lamang ang pag-uusap ng mga sospek nang makaalis na ang mga ito sa lugar ng krimen.
Naungkat din sa paglilitis na si Alfaro ay hindi lamang star witness, pero matagal ng informant ng NBI. Siya ay nagbibigay ng mga impormasyon sa NBI tungkol sa mga drug pushers at iba pang mga ilegal na gawain. Kinuwestiyon din ng defense team ni Webb ang salaysay ni Jessica na nakita niya ang nangyari dahil sumilip ito sa nakaawang na pintuan. Pero ang isang kasambahay ng mga Visconde ay pinabulaanan na ito ay imposible dahil napakadilim sa loob ng kwarto at hindi mo agad makikita ang kama mula sa pintuan. Ipinakita ng mga abogado ang visual inspection na ginawa sa tahanan ng mga Visconde bago magsimula ang hearing. At doon ay napatunayan nga na hindi mo makikita ang kama mula sa pintuan. Pagkatapos ng kanilang visual presentation ay iniba ni Alfaro ang kanyang salaysay sa loob ng korte. Sinabi niya na hindi lamang siya sumilip sa nakasiwang na pintuan pero pumasok siya sa loob ng kwarto. Ang judge sa kaso na si Amelita Tolentino ay tinanggap pa rin ang pabago-bagong salaysay ni Alfaro. Dahil dito ay ibinaling ng abogado ni Webb ang kanilang atensyon sa akusasyon na si Webb ay nasa Pilipinas nang nangyari ang krimen. Ang FBI ay ipinadala ang mga dokumento na kanilang nakalap sa Amerika dahil sa request ng gobyerno ng Pilipinas. Dito na verify gamit ang mga travel documents ni Webb na ito ay nasa Amerika nang mangyari ang krimen. Ang journalist noon na si Ramon Tulfo ay tiningnan din ang mga dokumento at napatunayan niya na si Hubert ay nasa Amerika nga kung ang pagbabasehan ay ang mga dokumento na ibinigay ng FBI. Ayon sa isang interview kay Ramon Tulfo, ang FBI ay pinuntahan ang pamilya at mga kaibigan ni Hubert sa California at lahat ng mga ito ay nagpatunay na ang binata ay nasa Amerika. I interviewed the family that Hubert stayed in, his uncle, his aunt, and then neighbors. But the big one was the owner of the bicycle shop where Hubert Webb bought his bicycle on June 30, 1991. Ang pinakamalakas na ebidensya ayon sa FBI ay nang ma-interview ng mga ito ang mismong may-ari ng bicycle shop kung saan bumili si Hubert ng bike noong June 30, 1991. Gayunpaman, kahit napakaraming mga travel documents, mga salaysay, at maging mga home videos at litrato na magpapakita na si Hubert ay nasa Amerika, kasama ang kanyang pamilya at ibang mga tao, ang prosecution panel ay ipinagdiinan pa rin na ito ay nasa Maynila. Para sa prosekusyon, kahit ang mga travel documents ay nagpapakita na ito ay umilis ng Maynila noong March 1991, kaya pa rin itong umuwi sa Pilipinas, gawin ang krimen, at bumalik ng Estados Unidos na hindi madidetect ng US Customs. Dahil sa pamamilit ng prosekusyon, iniharap ng abogado ni Webb ang mga dokumento mula sa gobyerno ng Pilipinas at Amerika na magpapatunay na pagkatapos nitong dumating sa Estados Unidos noong March 9, 1991, ay hindi ito umalis ng Amerika hanggang noong October 1992. Maging ang FBI attache na si Robert Hefner ay hindi mapigilan na mapakamot ng ulo sa nangyayaring paglilitis at lalo na kung paano hawakan ng NBI at prosekusyon ang kaso. Para sa kanya ay ang sinasabi ng prosekusyon na kayang umalis ng isang tao sa Amerika na hindi nadidetect ng US Customs ay napaka-imposible. Ang NOI Director ng NBI naman na si Mariano Mison ay pinabulaanan ang sinabi ng FBI attache. Because he doesn't know what's happening in our immigration, they just go by the record. But it is, well, practically common knowledge. You want to leave the country, huwag mo istampan yan. Lalo yung mga nag-immigrant, palalabas yun na lumabas na hindi naman. At para lalong mapalakas ang kanilang kaso, hiniling ng kampo ni Webb kay FBI attache Robert Hefner na tumestigo sa korte, pero hindi siya pinayagan ng gobyerno ng Estados Unidos. Ang ibang mga akusado ay nagbigay naman ng sarili-sarili nilang alibay noong nangyari ang krimen. Bukod kay Webb ay si Lejano lamang ang tumayo sa witness stand, habang si Estrada naman ay hindi nagbigay ng anumang ebidensya na magpapatunay na wala siya sa lugar ng krimen. Ang dalawang suspect naman na sina Joey Filard at Ventura
ay naglaho na lamang na parang bula. Ang huling aksyon na ginawa ng kampo ni Webb para mapatunayan at kalabanin ang mga akusasyon ng NBI ay hinamon ng mga ito na mag-submit sila ng semen specimen upang masuri at idaan ito sa isang DNA analysis. Dahil base sa report ng Parañaque Police ay meron silang nakuhang similya sa bangkay ni Carmela nang na-autopsy ang katawan nito. Hayagan nilang sinabi sa loob ng korte at hinamon ng prosekusyon na kung hindi nila mapatunayan na ang similya na nakita sa katawan ni Carmela ay pagmamay-ari ni Hubert, ay isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang kanilang mga paratang at akusasyon ay hindi totoo. Pero sa kung anumang dahilan ay ang judge na si Tolentino ay tumanggi na i-undergo ang nakitang similya sa DNA analysis. Sa kanyang depensa ay sinabi nito na ang DNA analysis ay imposible sa Pilipinas dahil wala pang teknolohiya na pwedeng magamit upang maisagawa ito. Isa pang balakid ay noong nangyari ang paglilitis, ang DNA analysis ay inadmissible pa sa Korte ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng tanggapin na ebidensya sa Korte at ito ay nagbago lamang noong 2007. Ang huling rason ng judge ay ang similya na nakuha ay di umanong maaaring contaminated na dahil ayon sa kanya ay napakaraming mga brownouts na nangyari bago ang paglilitis. Sa kabuuan, may 142 na mga ebidensya ang kampo ni Webb pero 132 dito ang nareject ni Judge Tolentino. Ang paglilitis ay umabot na mahigit kumulang 2 taon at kalahati. Pinakinggan ni Judge Tolentino ang mga salaysay ng 102 na witnesses. 7 dito ay sa prosecution at 95 sa kanila ay mula sa kampo ni Webb. Ang 8 mga abogado ng 6 na nasasakdal ay naghalin-hinan upang i-cross-examine ang mga witnesses, lalong-lalo na si Alfaro. Noong November 1999, ang mosyon ng defense team ni Webb na magdagdag pa ng 5 witnesses na magpapatunay na si Hubert ay nasa Amerika ay nireject ng Supreme Court. At makalipas ang halos 5 taon nang magsimula ang paglilitis at 9 taon pagkatapos ng brutal na pagpatay sa mag-inang Visconde, noong January 6, 2000, si Judge Tolentino ay inanunsyo ang kanyang desisyon sa kaso. Maraming tao ang nagabang sa labas ng Parañaque Regional Trial Court para malaman ang verdict sa 6 na anak ng mga maimpluwensyang pamilya na nasasakdal sa kasong homicide with rape. Ang iba't ibang mga radyo at TV station ay nakaantabay at lahat ay binobroadcast ang nangyayari ng live. This court hereby finds all the principal accused guilty beyond reasonable doubt of the crime of rape with homicide and hereby sentences each of them to suffer the penalty of reclusion perpetua. Bukod sa 6 ay sinampahan din ng kaso ang Parañaque Police Investigator na si Gerardo Biong at siya ay makukulong ng 11 taon sa kasong accessory to cover up the crime by destroying vital crime scene evidence. Base sa mahigit 100 pahina ng desisyon ng judge, ibinase niya ang kanyang desisyon base sa salaysay at testimony ng star witness ng prosekusyon na si Alfaro. Nakalagay din dito na hindi siya kumbinsido sa alibay ni Webb na ito ay nasa Amerika. Nakalagay din sa kanyang desisyon na ang mga salaysay ni Webb at ang iba niyang mga witnesses ay hindi magkatugma. Sinabi rin ng judge na ang mga litrato at mga videos na ipinakita ng defense team ni Webb na nagpapakita na ang binata ay naglalaro sa snow ay halatang peke at na-edit na. Lumalabas din na ayon sa kanya ay hindi niya isinaalang-alang ang mga dokumento na ipinresenta ng FBI dahil ang taong di umanong nagbigay sa kanila ng mga dokumento ay hindi tumestigo at humarap sa korte. Kaya kinuwestiyon niya kung totoo ba ang mga ito. Idinagdag niya na ang FBI attache na si Hefner ay walang first-hand knowledge ng kinuroroonan ni Webb nang ito ay nasa Amerika. Sa huling mga pahina ng kanyang desisyon, ayon kay Judge Tolentino, sa yaman at impluensya ng pamilyang Webb ay kayang-kaya ng mga ito na makapagbigay ng anumang mga dokumento para lamang pagtakpan ang nagawa ng nasasakdal na si Hubert. Tinapos niya ang kanyang desisyon sa pagsasabi, and I quote, "Truth is established,
not by the number of witnesses, but by the quality of their testimonies. End quote. Ang kapamilya at mga kaibigan ng anim na nasasakdal ay hindi mapigilan ang kanilang mga emosyon sa kanilang mga narinig. Pero kung ang mga nasasakdal ay makikitaan mo ng pagkadismaya, ang biyudo naman na si Lauro Visconde ay naging masaya sa hatol. Nag-appeal ang kampo ni Hubert sa Court of Appeals noong 2005, pero hindi sila pinanigan ng mga ito. Dinala nila ang kanilang appeal sa Supreme Court para ito ay ma-review at sa pagkakataon na ito ay hiniling nila na ma-analyze ang similya na nakuha sa katawan ni Carmela at idaan ito sa isang DNA analysis. Bukod sa pagre-request na payagan sila na ma-analyze ang similya, nag-alok pa ang pamilya ni Hubert na sila na ang magbabayad sa DNA testing. Lumapit din ang pamilya ni Hubert kay Dr. Raquel Fortun na kilalang forensic pathologist sa Pilipinas. Pagkatapos ng 13 taon na walang tigil na ng pagre-request ng DNA analysis, ang Supreme Court ay pinayagan ang kampo ni Webb na gawin ang DNA testing. Pero ang problema ay ang ebidensya na naglalaman ng similya na di umanong nakuha sa katawan ni Carmela ay nawawala. Ang NBI maging ang korte ay itinanggi na nasa kanila ang sample. Dahil dito ay hindi nagsayang ang kampo ni Webb para mag-appeal ng urgent motion to acquit Hubert sa ground na naging pabaya ang gobyerno na ma-preserve at ingatan ang ebidensya na maaaring magamit upang matukoy kung sino ba talaga ang suspect. Ayon sa dokumento, dahil sa nangyari ay hindi nakatanggap ng due process si Hubert na maaaring ground ng acquittal o pagpapawalang sala dito. Sa loob ng 15 taon, hindi nagsawang bisitahin ang kanyang pamilya si Hubert sa kulungan tuwing Linggo. Sila ay laging nagdidiwang ng mga importanteng okasyon. Kahit napakarami nilang mga setbacks at pagsubok na pinagdaanan, hindi sila nawala ng pag-asa na isang araw ay mapapawalang sala si Hubert dahil sila ay naniniwala na ito ay inosente. Noong December 2010, ang desisyon ng Supreme Court ay ikinagulat ng buong Pilipinas. 7 magistrates ang nagdesisyon na ipawalang sala si Hubert Webb at ang 5 pang mga akusado. 4 na magistrate ang nagdesisyon na guilty ang mga ito na ibinase nila sa dating desisyon ni Judge Tolentino. Ang natitirang 4 na magistrates naman ay nagdesisyon na huwag bumoto. Base sa desisyon ng Supreme Court, hindi nila kinilala si Alfaro bilang isang eyewitness. Bagkus para sa kanila, ito ay isa lamang na NBI informant. Wala na katarungan dito sa ating bansa. Ito nga ang mga awis natin. Ako may pagtitiwala sa ating justice sa ngayon. Habang ang abogado ng pamilyang Visconde ay nag-appeal sa Supreme Court na i-reconsider ang kanilang mga desisyon, ang pamilya naman ng mga naakusahan ay hindi nagsayang ng oras at isa-isa nilang sinampahan ng kaso ang lahat ng mga personalidad na inakusahan nilang nagnakaw sa 15 taon ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa huli, dahil sa hindi malakas na ebidensya, ito ang naging sanhi kung bakit napawalang sala ang mga di umanong sospek. Kung sila ba ang gumawa o hindi, ay maaaring hindi na natin malalaman. Base sa mga reports, si Hubert ay kalaunang nagpakasal sa isang biyuda na nakilala niya habang siya ay nasa bilangguan. Nang siya ay makalaya, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkakaibigan hanggang nahulog na ang kanilang loob sa isa't isa. Noong 2014, nag-propose si Hubert kay Cecil at noong 2016, ang dalawa ay nagpakasal. Pagkatapos makulong ni Byong ng 15 taon sa kulungan, noong 2010, nakalaya ang dating pulis. Sa interview sa kanya ay mariin niyang itinanggi na hindi niya personal na kilala si Webb o ang pamilyang Webb at ni anino na mga ito ay hindi niya nakita bago ang krimen. Nang siya ay makalaya, inakusahan niya ang mga matataas na tao sa NBI ng pambubugbog at pag-torture sa kanya para lamang pumayag na tumestigo siya tulad ni Alfaro.
Sa loob ng ilang dekadang paghahanap ng hustisya ni Lauro Visconde, ang trahedya ay ginawa niyang isang mission. Siya ay isa sa mga miyembro ng VACC o Volunteers Against Crime and Corruption. Kahit hindi mabilang ng mga tao ang nagsabi sa kanya na ipagbenta na niya ang kanilang bahay sa BF Homes Parañaque kung saan nangyari ang krimen, ay ilang beses din niya itong tinanggihan. Noong February 13, 2016, sa edad na 77 ay pumanaw na si Lauro. Bilang paggalang sa kanyang mga kahilingan, ang kanyang mga labi ay inilibing katabi ng kanyang pamilya sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Ang isa sa kanyang mga pamangkin na si Catherine Asuncion ay sinabi sa isang interview ng Philippine Inquirer noong July 2011 na kahit mailap ang hustisya para sa kanila, ay kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!